po, Papa Bob. Good morning. Long journey tayo ngayon. Going to Dagupan City, Pangasinan. So, pagka mga ganitong mahabang biyahe, no? Tips ni Papa Bob, no? I-condition ng sasakyan. So, blow baguettes, laging tatandaan. And at the same time, i-condition din natin ang ating mga sarili sa mga ganitong kahabang biyahe. So, merong tatlong, three-pointer or three-factor na dapat natin i-consider. Una, huwag iinom a day before ng biyahe. Pangalawa, huwag magpupuyat. Tapos pangatlo, no? Huwag magbibiyahe ng gutom. Dapat naka-mindset na tayo pagka mga ganyan. Kasi isang pagkakamali lang natin, kau Papa Bol, ang laki ng hindi natin masabi kung gaano yung lawak or sidhi ng magiging disgrasya. Lalo na kung nasa mga expressway tayo. So tumatakbo tayo ng sandaan, minsan 100 G's pa. So pag mga ganyan, dapat talaga focus tayo, yung presence of mind. So mamaya pakita ko sa inyo kung nasa ang lugar na tayo. Ah, tara. O mga ka-Papa Bol, emphasize ko lang yung pagka malayo ang biyahe, ha, huwag kalilimutan yung blow baguettes na tinatawag, yung blow battery, lights, oil, water, tapos yung baguettes, yung brake, air, tapos gas, tire, at saka yung kauli-ulian, yung self. Kaya yung sarili kailangan talaga kinukondisyon din. Kaya sabi ko, iwasan niyo yung magpuyat, uminom, no, bago bumiyahe, kasi ang laking effect nito kapag long drive ka. So yun lang sa ngayon, approaching tayo ng Tarlac. Actually Dolores na tayo, tsaka Concepcion. So maya maya lang guys, ha, kailangan maikli lang ang ano natin, ang video natin, ino-compress na lang natin. Okay, bye bye. Guys, I'm here at Dagupan City, Pangasinan. So, matatagalan ako. Siguro mga 2 to 3 hours itong transaction ko rito kasi matagal na lockdown. Maraming concerns. So, mamaya na lang. Balikan ko kayo, ha. Bye-bye muna. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Ayan, ano, pwede kayong mag-relax yan kung sunada nyo.
walang entrance, ang babayaran nyo lang is yung ano, cottage. Ang cottage nila is 150 ata. Ang entrance walang bayad. So medyo sawa-sawa kayo rito. Pero pwede na in a way. Ang ano ko lang talaga, nuknu ka ng lakas ng alon. Ayan oh, sobrang lakas ng alon. Nakikita niyo. So mga katulad ko siguro, hindi na advisable yung ganyan kalakas ng alon. Ang cottage pala no, ang 150 kasi walang masyadong tao ngayon kaya pala binigay ng 150. Sa normal rate nila talaga is 800. Na nalin lang ako ng konti doon mga opapable. So pasensya na, buti nakapagtanong ako na 800 ang cottage. Good for 12 to 15 person per cottage ha. Guys, hanggang dito na lang ako, no? Kita-kita na lang tayo kung may comment kayo, no? Paksa, na gusto niyo pag-usapan, just leave a comment and we will discuss it here. So, yun lang. So, laging tandaan guys, no? Here at Tondaligan Beach, sa Pangasinan, taong positibo sa buhay, asenso. Bye-bye!